Are we blessed? Patuloy din natin para namin na maging maluwag. Dahil may mali-mali para sa mali para bukas daw na magsisimula na ng maging kitang. No? Nawa ay depende sa pag-iipit. Kasi may hindi pagka naantala ng paggawa ng Panginoon. Pero sa isang banda, yan ay nauusap rin ng Panginoon. Ang nangyayari ngayon sa kapaligiran, sa buong kaibig, ay ang Panginoon ay namumusap. Amen! Kung ipapasin natin sa Biblia, na sinasabi, hanggat ang tamang tao hindi nagpapalig loob sa tunay ng Diyos, patuloy na may darating yung mga sagot sa debit na ito. Amen! So, hindi lang pandemya, pati mga malakas na pagyo, ito na. Meron mga tao, hindi pa, marami pa rin tao hindi nagigising sa katotohanan. Amen? Kaya naman, naririto tayo mga kapatid. Ay sa taong ito, patuloy na ang gawain ng Panginoon ay pagtulungan natin na muli ay makausap sa taong ito. Amen? So pagkabi tayo sa Panginoon sa paglago ng kanyang ministeryo sa lugar na ito. Amen? So, sa mga ito ay nais ko lang muna na magbanggitin, no? This is the first Sunday of the year. Supposed to be meron tayong communion. Pero di naasahan ko na mabilan ako communion bread. Amen. So, kung manuwag sa ano, ito na itutuloy. I-announce ko na sa atin yan. Amen. Hindi naman tayo pwede kumamit ng taste eh, na may palaman. Okay. So ngayong umaga ay mahalaga ang ating pag-uusapan. Na ito ay alam na natin ang mga versikulo na aking ginamit dito. Oh. Ang titulo ay titulo ng ating pag-aaralan ngayon ay All Things Are Passed Away. All things are become new. New. All things. Yung mga bagay, sabi ko, wala na, lumipas na ito. Amen? So lahat ng mga lumang bagay sa ating pagkitao, eh, bayan natin matangay na ng lumang taon na itaan. Kaya nga, all things are passed away. Old, yung all things. All things are become new. At yung mga bagay, lahat ng bagay sa atin ay bago lang. Amen? So yun dapat ang mangyari. Lahat ng luma na katangian natin ay nawa ay kasama na ng lumipas na taon. Amen? Amen? Na parang kwitis. Sumiklat tapos biglang mawala. Amen? Okay. Sino nagpaputok dito? Kagabi. Patingin nga na daliri nyo. Complete pa. So, mga kapatid, ito ay damdamin natin yung mensahe ng Panginoon. Kukunin natin ito sa 2 Corinthians 5:17 hanggang 21. Ang sabi nito, Therefore, sabi, if any man in Christ, being Christ, he is a new creature. Ang sino man tao, na kay Kristo ay bago lang. Sabi, all things are passed away. All things. So makikita natin dyan is plural. Things. May S. Ibig sabihin lahat. Walang ititira. Ibig, lahat ng bagay ay lumipas na. Behold, all things are become new. Kaya ito po ang titulo natin. O, dapat lahat ng bagay ay bago na. Sapagkat ito ang
sikreto upang tumali sa atin ang masagang pagpapala ng Diyos. Amen. At talakayin natin ito. Kaya nga sikapin natin na yung luma nating pagkatao ay wala na. Tayo tunay na pinabi ng Panginoon. Amen. Kaya nga ang Panginoon ay ginagamit ang kalikasan para makausap sa mga tao. Hindi naman boses ng Panginoon madidinig mo. Kasi maririn natin at makikita sa pamamagitan ng kanyang ginagamit ang kalikasan. Amen. Naiintindihan ng marami. At ini-expose ng Panginoon kung sino ang mga mapagsamantala. Lalo na pagdating sa mga reli-reliyon. Alam ko napapanood niyo ito, di ba? Ini-expose ng Panginoon kung sino yung tunay. Kaya, pasalamat tayo sa Panginoon. Hindi na sinasabi na i-expose ng Panginoon. Sa mga huling araw, i-expose ng Panginoon kung sino yung mga kiwani sa pananampalataya. Kung sino yung tunay, kung sino yung sumusunod, kung sino yung tunay na nagbago. Amen. So next verse. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. So ito yun, and all things, lahat ng bagay, kanais kong pasahin sa Tagalog natin. Para unawaan natin, pamasahin ko sa Tagalog. Yan sabi nun, sa 18, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Binilang niya ako paibigas at di kaaway. At mahirapan ako pa sa rito. Hindi yung giant print ang nadalak. Kaya nga sabi, all things are... Hello? All things are of God. So lahat ng bagay, ang pag-aari ng Diyos, ang may-ari ng Diyos, kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. So, kaya nga kailangan, magbago na tayo dahil ang Diyos ang kumokontrol. Ibig sabihin, pagka hindi mo tinakwil sa sarili mong pag-aari, ikaw ang kumokontrol sa sarili mo. Ibigay natin lahat sa Panginoon. Lahat pa na yung pag-aari ng Panginoon, ultimong buhay natin ay pag-aari ng Panginoon. Kaya sabi dito, Oy, reconciled, who has reconciled us to himself by Jesus Christ? Kaya nga tayo ay nakabalik sa Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoon si Kristo. At ito ang maraming hindi nakakaulaw yung mensahe ng Christmas. Kasi kadalasan sabi, ang Christmas daw, ang Pasko daw ay para sa mga bata. No! Mali yan. Ang Pasko ay para sa mga taong makasalanan na hinantog ni Kristo ang kanyang buhay para tayong ma-reconcile, makabalik tayo sa tunay na Diyos. Hinahain niya ang kanyang sarili. Amen. Para sa atin. Na tayo makasalanan. Tayo ang nagkasala. Kaya si Kristo ay walang kasalanan. In-impute o tinagyan sa kanya ang lahat ng kasalanan ng tao. Para tayo ay matuwid na matuwid sa kanyang harapan. Amen. Pero yung po ang nakakalungkot, kahit sa panahon ito, maraming tao hindi pa talaga nakakaalam na katotohanan. That's why we are here. We are called by God. To use by Him. Para tayo magamit ng Diyos. Sa ikaw-ulat ng kanyang kaharian, ang kaharian dito ay walang ibang kundi ang iglesia. Yung karahan niya rito sa lupa. At tayo tinawagan na rito tayo, mga kapatid, let us open ourselves to our God para tayo magamit. Huwag natin sabihin niyo ng kaligtasan. Amen? Oo nga, marami pa sa atin, kahit mga kasamahan natin, mga kasambahay natin, hindi pa natin nakakasama sa Panginoon. Pero let us continue. Huwag natin bitawan sa panalangin. Alam niyo ba tayo marami pang mga mahal sa buhay na hindi nadadala sa Panginoon? Tayo ang tinutulong ang Panginoon. Tayo ang tinitrain ng Panginoon. Yung patience natin, yung tiyaga natin, kung hanggang saan natin sila papanalangin. Huwag natin bitawan, mga kapatid. Sa personal prayer natin, lahat yung mga mahal natin sa buhay, especially this
this year. Huwag natin bitawan. Lahat naman tayo, di ba? May mga mahal pa sa buhay na hindi natin nakakasama. Amen? At tayo tinuturuan dyan na lagi natin sila ipapanalangin. Ang panalangin natin, huwag laging pansarili. Para sa una-una sa ating sambahayan. Sa labis ng mga tao sa ating kapaligiran. Sa ating mga kababayan. Sa mga namumuno sa atin. At sa buong taitig. Amen? Huwag natin kalimutan niya. Kaya nga tayo pinapanyatan. Nireconcile sa Panginoon. Para tayo magamit niya bilang instrumento. Amen? Hindi yung basta tinawag ka. Na-born again ka. Okay na yung hindi. The reasons that we are called by God is to use but Him in His ministry. So, let's take all that opportunity na magamit tayo ng Panginoon. Every situation sa buhay natin, dapat magagamit tayo ng Panginoon. Kunti mo sa buhay natin, kaya nga, kailangan bago na tayo eh. Diba? Ang pag-ministeryo kasi sa Panginoon, kahit hindi ka magsalita, the way you act, the way you speak, sa pamamagitan ng ating mga pagkilos, sa pamamagitan ng ating pananalita. Amen. Diyan tayo masusukan. Amen. Kaya buong tiyaga tayo yung pagtiyaga, ipanalangin. Yun ang utos sa atin ng Panginoon. Lalo na tayo, pray for natin. Kaya nga sabi, Himself by Jesus Christ and had given us to us the ministry of reconciliation. Ministry, binigay sa atin yan eh. Magamit tayo sa pagkakaisa. Pero muna-una, tayo muna ang maging kaisa ng Diyos. Amen? Maging kaisa tayo ni Kristo. Kaya nga, our highest calling is Christ-likeness. Yun ang mataas na pagtawag sa atin. Ito, maging katulad ni Kristo. Kaya nga siya nagkatawag-tawag to give us an example to follow His footsteps. Paano man ang buhay si Kristo? Yun ang dapat mapag-aralan natin din. Paano na buhay si Kristo? Kasi kung hindi natin alam, di ba? Eh kung yung artista nga, pag kinalapin mo, ginagaya mo eh, di ba? Sa damit, sa buhok, lahat. So ibig sabihin, may i-idolo pala pa, di ba rin lang? Kasi si Kristo na rin yung idol. Amen? Alam niyo sa nangyayari ngayon, mabalik ako sa nangyayari sa atin. Talagang nataram ako, ang Diyos ay nangungusap. Dahil nasa end time tayo, gusto ng Diyos, talagang yung kanya mga nilalang, magbalik loob sa kanya. Pero still at titigas. Hindi naman siya nagtitiyan sa ko. Tingnan niyo naman ang malalakas na bagyo, mga napinsala, saan lugar. Hindi ba yan lugar ng mga idolater? Huwag naman tumasama sila, hindi sa tunay na Diyos yung sumasama. At ang diablo ginagamit yan. Lalaki ng mga tao sa nangyari na yun. Pinabayan ng Diyos, pero ang diablo kumikilo. Ang isang pagkilos ng diablo, isa, nakita ko. Nanonood ako sa TV, sa balita. Meron isang bahay, talagang totally wasak na wasak. Walang natira. May tatlong santong katabi. Yun lang ang natira. May mga tao talaga nagkaano sila ito maraw. Yung santo nila. Eh paano mag-iiba yun? Iyari sa simento yun. At saka yung mga kalakihan malilita. So yun ang pinaniwalaan ng mga tao. Yun ang gusto ko. Gisingin ng Diyos ang mga tao. Gisingin sa pagsamba sa mga Diyos-Diyos ng kanya. At yun ang hindi naiintindihan. At hindi ipinapaliwanag ng mga religious leader. Amen? Hinihintay ko lang, hindi na nabalita eh. Sabi ko, baka pagpatayo ng chapel ito mga ano natin. Mga report ko natin. Hindi sa sira. Amen? So yun dapat magising yung mga tao. Kaya naman tayo nakakaulawa. Kaya ang sabi, given us the ministry of reconciliation sa atin yan, ministeryo natin yan. Yes, amen. Na makagamit tayo ng Panginoon para maibalik sa kanya ang mga tao. Dahil tayo tinawag, nakabalik tayo sa kanya. Gusto na yan, gamitin naman tayo para makabalik din ang iba. Huwag natin sarilinin. Huwag tayo makasarili. Amen? Kanya ang pag-ibig ng Diyos, ano sabi ng Bible? Eh, ibinuhos na.
na umaapaw sa ating mga puso. Ibig sabihin, nag-uumapaw ang pag-ibigan nyo sa atin, parang tubig yan eh, di ba? Pagka ang tubig, dinagay mo sa isang baso, at umaapaw ay walang tigil, tatalo yan eh. Yan ang gusto mangyari ng Diyos. Kapag yung pag-ibig, na puno-puno sa ating puso, nag-uumapaw, tatalo yan, dapat tumatuloy sa ating kapwa. Amen? So yung nais ng Panginoon na gawin natin sa taong ito, magamit tayo. Kahit na sino makasalamuhan natin, huwag natin kaliligtaan. Makapag-sin tayo. Kahit sa pag-uusap, di ba? Huwag natin kaliligot at ito, isisingin natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya mahiya. Pagka tayo nahiya, kakahiya din tayo ng Panginoon. Malayang sa Bible yan, di ba? Pag kinahiya natin siya sa pag-uhukong, kakahiya din tayo ng Panginoon. Huwag natin pahintulong tayo ng tayo pahiya ng Panginoon. Amen. Ano pa? To it that God was in Christ reconciling the world unto Him. Well, nais na ng Panginoon nga, yan o, reconciling the world unto Him. Lahat buong na ito gusto na Diyos ay makabalik sa Kanya, ma-reconcile sa Kanya. Not imputing the trespasses. Yeah. Hindi na titignan ang Panginoon, ano ba yung nagawa mo? Ano ba yung kasalanan mo? Basta tayo nakabalik sa Diyos, ibig sabihin sa pamamagitan ng Kristo Jesus, kaya nga tayo ay naging righteous sa paningin ng Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Unto them, and have committed us the word to reconciliation. Yan ang layas ng Diyos. Lahat na buong na ikinig ng Panginoon creation ay makabalik, magbalik loob sa Kanya. Amen? Ano pa? 20. Now then, we are ambassadors for Christ. Alam niyo ba yung ambassador? Representative, ikaw ang magpapakilala sa pamamagitan mo. Tingnan yung mga ambassador natin sa ibang bansa. Pagka gumawa sila ng kalokohan doon, hindi maganda. Sino masisira? Bansa natin, di ba? Representative siya. Re-represent mo ang bansa mo. Halimbawa, yung ating mga representative. Re-represent nila yung Pilipinas. So dapat magpakita sila ng kabutihan para mapuri yung ating bansa. Pero sila, mga anuman yan ginagawa nila, sino masisira? Hindi naman sila eh. Yung bansa natin, ganyan ba mga Pilipino? Di ba? Ganyan din tayo. We are ambassador, representative tayo ni Kristo. Ano yung sasabihin sa'yo? Yan ba, Kristiyano? Amen. Tayo may nakikita sa ating hindi maganda. Dapat na ang mamutawin sa kanilang yan na Kristiyano. Hello? Hindi yan ba, Kristiyano? May pagkakaya pa yun. Kaya nga sabi, you be reconciled to God. Dapat tayo makabalik sa Diyos. And 21, sabi, for He had made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. So si Kristo ang sabi, for He had made Him to be sin. Ginawa siya kasalanan, ginawa siya tao makasalanan. Kanya nga, nagkatawang tao na walang kasalanan. O, sabi na, for us, who knew no sin, wala siyang kasalanan. Pero sa pamamagitan, dahil sa atin, ginawa siyang makasalanan, ang iyong makasalanan. Ginawa niya ang lahat ng kasalanan ng tao. That we might be made the righteousness upang tayo maging kapatid na ng Diyos sa pamamagitan niya. Kung totoo siya, ito ang mensahe ng Christmas eh. Diba? Ito ang mensahe talaga ng Christmas. Na si Kristo nagkatawang tao. Ano ang sinasabi ng sanlibutan? Si Kristo ng katawang tao, pinanganak sa bet, doon sa sapsapan, may tatlong hari, tumalang. Amen? So, maling-mali ang sinasabi nila sa banal na kasulatan. Kaya nga, may the righteousness of God, ginawa tayo patuwiran pa ng Panginoon, ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon. Sa pamamagitan, ang pakikipag-isa natin sa Kanya. Kaya lahat ng tao, pag nakapag isa sa tunay ng Diyos, pamamagitan ni Kristo, ay naging katwiran ng Diyos. Righteous tayo sa harap ng Diyos.
Amen. So yan po ang naisipan natin sa atin ng Panginoon na kailangan yung luma natin pagkatao ay wala na. Lahat tayo ay dapat magbago lang. Kaya nga yung tinatawag na, tingin mo nga yan sa John 3. John 3, 5 to 7. Kaya nga ito yung sinasabi ng sulat. So magkonsensus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, bali mga tao ay paranat sa tubig at sa espiritu, hindi siya makakapasok sa kanin ng Diyos. Amen? So nakukuha natin ito? Simple ito. Kaya nga, sumagot si Jesus sa mga kausap nito. Katotohanan ka kung ano sinasabi ko sa inyo. Maliban ang tao paranak sa tubig. Sino na ako after baptized dito? Mahalaga yun. Kaya nitay lang namin eh, brother Tina, gumata ang panahon at ang maluwag na dahil yun yung mga kabataan ay ikna-est din yung mga baptism at yun din pa-baptism. Amen. Ano ba ang baptism? Simbolo ito na pagka nilubog ka sa tubig, yung kasalanan mo ay nailibigan. Yes. Kasama ni Kristo. Symbolic yun. Kapag inawa ka sa tubig, may bagong buhay ka na. Nailibig na yung iyong mga lumang pagkatao. Ito nga rin yun eh. Yung lumang pagkatao, ito muna, symbolize yun na ikaw ay binotiswan. Kanya nga, baptize. Ano ba ibig sabihin ng baptize? Baptize means totally wet. Immerge, ilubog. Hindi wisik. No. Ang wisik, sa original Greek word ay ranyiso. Hindi mo, ranyiso. Wisik. Sa Bible, sinasabi, baptized. Totally wet. Masamata. Kanya, hinulubog ka. Amen? So, yun lang. Doon natin tatlo lang kayo sa Romans chapter 6. Simbolo yun, ikaw ay kasama ng Philippine Christo. Pag inawa ka, bagong nilalak. You are a new creator. Amen? Bago ka na yung lalang. Yung luma ay wala na sa napunta, kasama ng inilibing. Simbolo yun ng baptism. Kaya ano ba sabi nyo? Ito pa, ito pa. Hindi nga, born of water and of the Spirit, you must be born in the Spirit. Pinanganak sa Espiritu. Ang sabi, he cannot enter the kingdom of God. In verse 6, that which is born of the flesh, ang pinanganak sa laman ay laman. Kaya ang tao makalaman eh, di ba? So ano kinakailangan? And that which is born of the Spirit ay Spirit. Ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu. So tayo mga kapatid, dapat nating malaman, meron tayong dalawang kapanganakan. Dapat pinanganak sa laman at dapat ipanganak sa Espiritu. At meron ka lang isang kamatayan. Pagka pinanganak ka, dalawa ang panganak sa iyo in this flesh and spirit, isa lang ang kamatayan mo. Mamatay ka sa laman, pero hindi ka mamamatay sa Espiritu. Pero pagka ikaw ay hindi born in spirit, pinanganak ka lang sa laman, may dalawang kamatayan ka. Mamatay ka sa laman at mamamatay ka sa Espiritu. So, kabalik na lang. Amen? So, kanya nga, you must have it, which is born of spirit, spirit. Seven. Bible, huwag kayong magtaka. Sabi, asa sinabi ko sa inyo, kailangan kayo ay ipanganak na ulit. Amen? You must, the word must, you must, before that. So, ito ang hindi pa intindihan. Kaya nga tayo, born in spirit, may bago tayong buhay. Yung luma ay wala na. Inilibing na yun. Nakasama ng Kristo, tayo may bagong buhay. Kaya dapat makita sa atin, yung talagang born in spirit ka. Amen? Hindi religion ito eh. Kaya sinasabihin mo, paano relihin mo? Born again. Hindi religion ang born again. Hindi religion ang born in spirit. Amen. Ito yung pagbabago ng tao. Nagbago pa totally. The total being was renewed.
by the Holy Spirit. Kaya kailangan panganak tayo sa Espiritu. Amen. So yun lang, naunawa natin. Sa 1 John 3, mula sa verse 9. Ito nga. Whoever is born of God, do not commit sin. Ang sino mag pinanganak ng Diyos. So, children of God tayo, di ba? Anak tayo ngayon ng Diyos ay pinanganak tayo sa Espiritu. So, we consider ourselves that we are children of God. Kaya nga sabi, whoever born of God, do not commit sin. Na ibig sabihin, hindi namin commit. Ibig sabihin, hindi ka nagpapatuloy. Bagamat nagkakasala ka rin, pero hindi mo sinadya. Iba yung nagkasala ka sa sinadya mo eh. Namumuhay ka sa kasalanan. Amen. Kaya nga ito sa commitment. For his sin remained in him. Sapagkat ang binhi ng Diyos ay nananahan sa iyo. Narinitin sa iyo. Na ibig sabihin, pagka patuloy ka sa kasalanan, na patuloy yan, wala kang tingin sa paggawa ng kasalanan, you are not born with the Spirit. Hindi ka tunay na anak ng Diyos. And he cannot sin because he is born of God. Pinanganak ng Diyos. Dahil ka ng Diyos. Ibig sabihin, meron kang taglay na binhi yung kanyang mga salita. Napanlaban mo sa mga sistema ng sanlibutan ito. Kaya hindi ka nakaayon sa sistema ng sanlibutan. Dahil ang sistema ng sanlibutan, pag ako maayon ngayon, ay yun yung gawain ng laman. Ibig sabihin, buhay na buhay ka pa sa laman. Amen? Kita natin yan. At yun ang magpapahamak sa mga tao. Yung namumuhay ka. Umaayon ka sa takbo ng salibutan ito. Yun ang magpapahamak sa tao. Hindi na kumuha ito sa estado ng buhay. Hindi na kumuha ito sa yaman mo. Hindi. Yung relasyon mo sa Panginoon na hindi ka pababayaan. Hindi naman sinabi ng Panginoon, payayamanin. Na wala naman ganun sa bayan. Hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. Ang plasya ko ay sapat sa iyong mga kailangan. Yes. Amen. At hanapin mo lang ako, unahin mo lang ako, at dadagdag ko sa iyo ang lahat ng bagay. Amen. Walang pinangako sa Biblia, payayamanin kita. Bibigyan kita ng milyones, walang ganun. Takbo lang sa libutan yan. Lahat gusto makamukha. Amen. Basta't may Diyos ka sa puso mo, kapatid, ikaw na ang pinakamayaman. Amen. Hallelujah. Ay, hindi ka pababayanin. Kaya ang yaman, lumilipas yan eh. Amen. Pero pagka ikay mayaman sa Diyos, mayaman ka sa pagpagano ng panatay, sumusunod ka sa kanya, kailan man hindi ka naranas na panghihirang sa buhay mo. At pinangako ka niyan, hindi ka pababayan, hindi ka iiwanan. Ang grasya ko ay sapat para sa pangangailangan mo. Unahin mo lang ako at itatagdag ko sa iyo. Amen. Kaya huwag na tayo nagko-compromise. Amen. So, malino yan. Muna. In this, the children of God are manifest. Dito natin kinali ang mga anak ng Diyos. Diba? And the children of the devil. Dito makikilala sino ba sa Diyos at sino ba ang kay Satan. Sa pamamagitan ng ating mga pinos, gawa salita. Diyan ka amen, ka makikilala. Kung kanino ka ba talaga? And the children of the devil, whoever do not righteousness is not of God. Yung mga gumagawa ka na hindi mabubuting bagay, hindi na sa Diyos. Amen? Hindi mo ipinamumuha yung katwira ng Diyos. Kaya nga tapos yung wala na eh, bago na nga eh. Kaya natin tinatanakin para malaman din natin yung ating kalalagayan sa Diyos. Bakit kakakit? Baka may pangalawang bagay pa na hindi ko na itatapoy sa ating sarili. Bakit ang pangako ng Diyos? Hindi pa nangyayari sa atin. Tanda natin ang kamay ng Diyos nakatumang lang lagi sa iyo. Amen. May humahatlak na. Kaya sunod-sunod kung ano nangyayari sa iyo.
di pangatatak ako siya, eh, ito naman ang isa. Hindi pa tapos, nadagdag na naman. Hallelujah. Then, he that loveth not his brother. Ito. Yung hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi sa Diyos. Amen? Yan ang palatandaan. Ayon Diyos ay pag-ibig, hindi ba? Inibig na tayo ng Diyos eh, kahit tayo makasalamat eh. Hindi na inalala yung ating mga ginawa. Hindi pa naganda. Ginawa tayong takwil ng Diyos sa harap niya because of our Lord Jesus Christ. Ba't hindi mo maibig ang kapwa? So, hindi na yan, no? Neither he that loveth not his brother. Hindi kaya umibig sa kapwa niya. Lalo sa mga kapatiran. Na ginawa kong disilipin. Takwiran natin yung mga kapatid. Kung alam natin yung merong hindi magandang ginawa yung ating kapatid, ang dapat gamitin? Ang dapat gawin? Puntahan. Puntahan ko usapin. Hindi mo lang pinupunta eh. Pinupos mo pa ka. Amen. At saan ang pag-ibig? Kung tayo may meron kang kasalanan, kung maaari, tayo ang instrumento pinakita sa atin ng Panginoon. Puntahan natin, kapatid, ito, ganyan. Paliwanag natin. Ano nararapat? Lahat ang kumat tayo eh. Buti mo ako eh. Nagkakasala pa rin. Hindi lang din nagkakasala. Taas ang pahal. Yung walang kasalanan, taas ang kamay. At punta siya sa harap at pag-pray namin. Masaya na, medyo nabubulot ako. Yan pa kaya kung papa kumagin sa iyo. Kailan kaya magiging yung day of yung linggo? Parang brother din. Amen. So yung mga kapatid, malinaw yan. Saan mo tayo? 11. For this is the basis that we heard from the beginning. Ito yung noong pa man eh. Di ba? Yung mensahe na ito, noong pa man, noong unang-una pa man, na sabi, that we should love one another. Hindi naman bagong utos ko eh. Ba't hindi pa ito ba? Lamarang din siya na hindi po. Ang kailangan kasi pag-ibig, dahil nandiyos nga ang pag-ibig eh. Amen. Dahil sa pag-ibig nga niya eh, binigay na nga yung anak eh, kahit sa isang anak eh, para sa ating lahat. Kaya tinatawag na talagang pag-ibig, tunay na pag-ibig, handa mo isakripisyo yung sarili mo para sa iba. Amen. Yun yun. Tingnan natin sa 5:18. We know that whoever is born of God, yung ipinaranak ng Diyos, born in the Spirit. Di ba? God in the Spirit. So, kanya nga, you must born in the Spirit. God is Spirit. Kaya nga sabi dito, we know that whoever, and sino man daw na ipinaranak ng Diyos, sino na, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Wala man nagkakasala, pero hindi nagpapatuloy. Ano ang bakit hindi ko magpapatuloy sa kasalanan? Because of the Holy Spirit. Pagka nagkamali ka, nagkasala pa, conviction and everything. Kukunvict ka agad ng Holy Spirit. Amen? Kaya hindi mo magpapatuloy. Kaya nga malalaman mo kung sino ang tunay na anak ng Diyos. Dahil kontrolado siya ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na sumasa kanya. Iniisip mo pala kung control ka ng Holy Spirit. Pero pag hindi ka napag-control doon, tandaan natin, meron tayong free will. We have a free will. Hindi ang Panginoon, hindi ka pipigilan kung ano gusto mo. Sige, free will yan eh. Hindi diktador ang Diyos. Binigyan tayo ng kalayaan, mamili. Kung ano dapat mong gawin. Pero, meron namang binigay sa ating mga alituntunin, may mga batas naman ang Diyos na dapat natin sundin. Pero binibigyan ka ng free will, kung susundin mo o hindi. Hindi tayo ginagawang robot na kung anong gusto niya, na may remote ang Diyos para gumalaw. Yes. Hindi. Yes. Ikaw ang pipino sa sarili mo.
kung ano dapat mong gawin. At binigyan tayo ng talento ng Diyos kung ano dapat nating desisyon sa buhay natin. At nandiyan ang Holy Spirit, kontrolado niya lahat yan. Amen? I repeat again, iniisip mo pala, ang Holy Spirit kumiminus na, o kontrolin ka na. Kaya kung dapat kumiminus, pag nagkumiminus ka, kumabaya ka. Pag napahama ka, yun, doon mo nga iisip na mali yung ginawa mo. Doon ka ngayon, sorry Lord. May nangyari na, napahama ka na. Kumbaga sa ano, kundi na ang lahat. Amen. But he that is begotten, yan, yung hindi na pa, yung mga anak ng Diyos, ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. But he that is begotten of God, he that himself, iniingatan mo ay yung sarili. Dahil alam mo, pinanganak ng Diyos eh, pinanganak sa Espiritu, kaya ingatan na natin. And that wicked one, that's him not, at hindi sino man makakalaban sa iyo. Di ba sabi ng Biblia, if God is with us, who will be against us? Ang Diyos na sumahan sa atin eh, God, you are born of in the Spirit, you are children of God, you are child of God, you are daughter of God. Sino makakalaban sa iyo? Sino manalaik sa iyo? Yung kasamaan mo. Even the devil. Amen? Hindi ka ba tatarik? Kanya ang sabi, and the wicked one, touched him not. Hindi ka ba magagalaw ng kasama, unang makasama. Dahil hindi kaya kasalan Diyos. Dahil hindi kaya anak ng Diyos. Amen. Eh yung anak na natin, di ba? Di ba kahit pati kasi yung ulo na anak mo, iniingatan mo? Amen? Hindi mo na sinasabing yung anak mo ay gumawa ka sa lamang, tiga sa ulo. Luto sa lamang, tumalo sa bintana. Di ba? Hindi eh. Ingatan mo ka eh. Pag may problema, tutulungan mo pa ka eh. Yes. O. Dahil may pagkakataon, lahat lang yan, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. O. May mga magulang ka, wala na akong magagawa na. Ang tigas talaga ng ulo nito. Ikaw ang tinitrain ng Panginoon. Ginagamit yung anak mo. Yung patience mo. Amen? Ganun lang yan mga kapatid. Kaya nga sabi mo, kayong humatol. Kaya tinitrain. Kaya tayo yung born again eh. Amen? Ang verse na ba yan? 19. And we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness. Amen. So, self-explanatory lang yan. And 20. And we know that the Son of God is come. Son of God is come and has given us an understanding. Ito pa isa, mga kapatid. Binibigyan tayo ng talagang pag-unawa ng Diyos. Amen. Kaya nga sabi, he's come and he has given us understanding. Pag-unawa, yan sa Diyos, hindi pag-unawa ng sanlibutan. Amen. And that we may know him. That is true God. Kailangan binibigyan tayo ng understanding para makilala natin siya. Maunawaan natin siya kung sino ang tunay ni Diyos. Di ba ngayon? Alam natin kung sino ang tunay ng Diyos. Amen? Amen. Kasi may pangunawa ka na eh. Binigyan ka na din sa pangunawa eh. Hindi ka na sumasamba sa mga Diyos. Dahil alam mo mali yun. Amen? That we may know him, that is true. Upang atin siya makuha, maitigyan, makilala. And in him, and his son, Jesus Christ, that he is true God and eternal life. Yeah. Para makilala natin ang tunay ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo Jesus. Amen. Hindi pa, kilala na natin ang tunay ng Diyos. Amen. Alam na natin kung paano tumawag sa kanya. Yes. Para tayo tumawag sa kanya, bibilangin mo? No. Babasahin mo? Hindi. Ang isang Holy Spirit na tuturo sa atin, yes, sa ating pag-init sa Panginoon. From the heart. Didikta sa iyo ng Panalangin Spirit kung ano kailangan mo, kung ano dapat mo panalangin. Eh, panalangin na sa likutan mo, na makasalanan. Iba ang panalangin nila. Amen. Okay. Tignan natin ang
Christian. Sa Colossians tayo. Colossians chapter 3. Beginning of verse 8. Yeah. Batal. Yeah. Ngayon, sabi ng Panginoon, but now, ye also put off all these things. Ay, bagpang nila lang, nabotis mo ka na, yung sarili. Kanya nga, itong mga bagay na ito, ay iyanis mo na. Dahil ito ang katangian ng lumang pagkatao. Ayun nga, pagkataglay mo pa ito, ibig sabihin, luma ka pa rin, hindi ka bago. Ayun, sino nakatagyap ng regalo? Taas ang kamay. Para tayo magregalo. Mga bagong bagay, di ba? Hindi ka. Hindi mo iniregalo yung luma mo sa patos na lagi mo sa kao. Hindi ka ng bago, di ba? Magregalo pa ba yung luma mo underwear? Siyempre bago, di ba? Kaya nga sa'yo, but now or to put off all this. This, ito, hanggang na natin ito. Ano yan? Anger, wrath, habis, blasphemy, communication out of your mouth. So ito mga bagay na ito, sabi, alisan natin yung galit, poon, sa ating kapwa. Di ba sabi ng Bible, pagka nag-alit ka, napuot ka sa yung kapwa, huwag mong bayang lumubog ang araw. Bakit pagkasundo ka, hindi na kailangan kung sino mali at tama. Importante mag-reconcile kayo. Ministry of Reconciliation nga eh. Gagawa tayo paraan. Yes. Kahit na tayo ay nasa katwiran, para mawin lang natin, maalis na yung agitan. Hindi pinag-uusapan dito sino ba tama, mali. Importante, ma-reconcile. Mawala, maalis na yung luma na yan sa ating pagkakao. Yeah. Eger, black, maalis. Blasphemy. Ayalisan natin ito. Yung kasi nakikita lang mo, kahit kinsan, minsan may nakikita sa kapwa. Di ba? Alisin natin yan. Yan, blasphemy. Filthy communication up of your mind. Ano ba lumalabas sa ating bibig? Ano? Sabi nga, para mo ba naman isang Kristiyano? Ano lumalabas sa bibig? Bigla mong gulatin. Huwag nagulat niya ang lalabas. Diba? Di ba na kung yung lumalabas, hindi naman malalas mo. Yeah. Yung nanay ka na ba? Pero yung iba, di ba ang sama na lumalabas sa bibig? Nagmumura. Di ba? Ayan na nga, yun na communicate out of your mouth. Built in. Yeah. All communication, mga masasama ang lumalabas. 8, 9. Lie. Not one another. Huwag na tayo, magkabana na tayo. Buong ang Tuhan ang sinasabi natin. Amen? Ano nyo, dito nakakalaya nga eh. Pagka, halimbawa, ang isang, halimbawa, isang paano sa buhay, sinungaling, hindi mo pagkasabihan. Pagsabihan mo para makalaya ro. Amen? Pero din sa atin, sa kapatira, pagkaano mo hindi ito, at na, hindi ba yung tunay ng Kristiyano? Nakalaman mo kung totoo o hindi yung sinasabi. Amen? Nararamdaman mo yan eh. Sa kilos na niya, alam mo kung totoo yung sinasabi. Yes. Amen? Kaya alam mo, minsan natatali rin tayo. Amen? Natataya rin tayo kasi minsan, hindi tayo alerto. Di ba, Brother Roger, nataya tayo? Galing kasi mag-uusap eh. Pero ang maganda lang nito, kahit nadaya ka, ibabalik ng Panginoon yung dinaya sa'yo. Amen. Eh, hindi natin na-deserve yun, di ba? Kumino sa di ba? Kaya, let not, sabi, lie not one another, huwag tayo, huwag nyo, takwiling tama ito tayo. Dahil ang Diyos natin na itapat. Amen. Ang Diyos natin hindi sinungaling. Tinutupad niya yung kanyang mga pangako. Ang tao na, ang napapako, lalo na yung mga politiko. Ayan. Seeing that ye have put off, ayan, put off, inalis na, hinubad na,
the old man, yung lumang pagkitaan mo, hinubad na eh, put off. Di ba? Parang damit yun eh, hinubad mo na eh, marami na yun eh. Alam naman, isuot mo ulit yun, di ba? O, isuot nyo ngayon, bago yan, di ba? Hindi naman yan sa kagabi eh. Di ba? Isuot nyo kagabi, amoy pulpura yun eh. Amoy ulam yun. Di ba? Magturo, hinubad mo na yun, bang, alam naman yan, suot nyo kagabi, sinuot nyo rin ulang ngayon, waga. Kanya nga hindi yun, mga kapatid, put off the old man with his deeds at ang ating mga gawa nito. Yung luma natin pagtao at lahat ng mga gawa nito ay kailangan bumarin natin. Amen. Simple na ito, inuulit lang natin, sinasaliwa lang natin. Baka nakakalimutan natin, kahit meron pa tayo, hindi hinuubad. Amen. Sino naliligo rito na kajakin? Yung panaligo ba talaga ito? Nanihalisin mo yung mga sa katawan mo? Amen? Tapos magsusunod ka ng panibago? Yun ang ibig sabihin mo, oh, maliwanag eh. Oh. You have put off the old man with his deeds. Pati yung mga gawa. Lahat na katangay ng bag ng lumang tao ay kailangan bumarin. And I put on. I put on the new man. Ayan. Bago na, nag-base ka na ng bago. Bago pagkatao. Amen? Kasi hanggang hindi mo inuubad yun, hindi ko mabibihis ng bago eh. Yes. Amen? Which is renewed. Ayan, talagang pinagawa. In the knowledge after the image of him that created him. Kaya nga tayo kalarawan ng gusto nito. Yung lumang pagkitao, wala na yun eh. Hindi na lang ka ng bagong tao pang mayroon. Nakalarawan at lumalaro sa iyo. And it is our highest calling to be Christ-like. Amen? But there is neither Greek, o wala na itong pagkakaiba, ano parang kulay mo? Diba? Sabi nito, neither Greek nor Jew. Circumcision or uncircumcision, barbarian, from Christ is all. But Christ is all and in all. Lahat yan, wala na tayong ano man lahi mo, ano kulay mo, wala na yan, tinitinang ang pangalan yan. Amen? Basta na kay Kristo pa, at bagong buhay mo yan, kay Kristo pa, lahat, Kristo. Then, at saka ito pa, put on therefore, ayan. Yes. Put on therefore, as the elect of God. So, pinili ka ng Diyos. Kaya sabi, put on. Put on therefore, as the elect of God. Holy and beloved. Kaya sabi naman, be holy. Sabi ng Diyos, be holy for I am holy. Without holiness, you can enter the kingdom of God. Amen. Powers of mercy, kindness, mabait ka. Amen. Humbleness of mind, meekness, long suffering. Dito na ay may train ng pangyong long suffering. May kampera ka mag-tipis. Diba? Ano man ang buhay ito? Wala na yata patapusan. May katatapos lang siya, ito na naman yung isa. Ay umasa pa, may darating pa. Huwag natin, tinitrain tayo ng Panginoon, hindi naman katulad ng tinihon mo yung alam mo may dati kang mga bisita, lalagyan mo na yung bito mo na walang tao dito. Meekness, long suffering. Dito, maraming hindi dito, long suffering. Ang nagsasuffer na. Wala na eh. Amen? Ibigay na. Ibigay na eh. Kaya ka mahal. Yung suffering na ito, kapatid, pinababayan ito ng Diyos. Pinakikita na mahal tayo. Amen? Di ba? Ulitin ko, itinain ko ito ba? Sino ka ang mga boyfriend, girlfriend dito? Pagka ikaw ng girlfriend, boyfriend, anong binibigay?
ha? Diyan ba yung meron sila? Engagement ring. Engagement ring. Eh, ito katulad nung sinasay ko, ano ito? Ito, wedding ring ko eh, di ba? Sama ko eh. Ibig sabihin, dahil sa pagmamahal ko, may wedding ring kami talong magkakas. Ayaw ko lang, usunod niya kayo. Baka iniwanan na ako. Pasensin niya na ang sunod. So, katinasin, wedding ring, di ba? Eh, katunayan ang pagmamahalan namin. Ano sabi niyo? Ano sabi niyo? Ibig sabihin, pag may sabi niyo ka, gani sa Diyos yun. Supper ring. Ibig sabihin, may sing-sing pa rin na binigay sa'yo ng Diyos. Amen? Ano pa? Forbearing one another and forgiving one another. Ito yung hindi ko pinagmanatalas eh, yung forgiving one another eh. Yung pagmamatawa. Amen? Pagka yung pagmamatawa, ito yung forgive and forget. Katulad sa ginawa na ito sa atin. Hindi lang niya, kinalimutan na yun eh. At inilibig na nga eh. Ang dating pagkatao eh. Amen. Kaya forgiving one another and forgiving one another. If any man, if anyone had a quarrel against any, yung awa yan, sama ng loob, tampuhan. Yeah. Quarreling against any, even as Christ who gave at you, so also do ye. Kung si Kristo ng patawad, hindi na inalala yung ating mga kasalanan. Sabi, hindi nang gawin natin, kaya Christ-like tayo eh. Mapatulad ka ni Kristo eh. Lagi naroon yun, hindi pa nagkakasabi ka, ay may forgiveness ka na agad eh. Kaya kahit gumawa sa iyong kasalanan, hindi na mo na intindihin yun. Dahil ang kapalit ng forgiveness. May mga tao ko sa iyo, hindi marunong sa tao. Amen? Yung mo nakikipagkasundo pa lang, ha? Ano ba, may kaibigan pa, may ka, dati, talagang mahal, nagmamahala pa yun. Meron lang ako hindi, minsan lang nagkasana, di ba? Hindi mo na binate. Ang ginawa nyo, nakikipag-reconcile nga eh. Dahil ano ito si Jesus, sa Diyos galing yun eh. Nakikipag-reconcile, tinetext, ayaw sumagot. Ayaw tigilan, ayaw naman lang ko eh. Binura na siya eh. Binat na yung pangalan niya. Ibig sabihin, tingin tinagyan niya. Asa ng forgiveness. Ngayon tayo naman rin ko, nakikipagkasundo tayo at hindi tinagabi, hindi na natin sagutin. Yes, amen. Bakit pagkasin ko pa, dito lang kami, hindi na ikaw ang may form siya na. At hindi naman pwede sabihin natin, o kapatid, pinapatawag na ang kita. Pero yung ginawa mo, hindi ko malilimutan. Hindi ba papatawad yun? Ang pagpapatawad, kalilimutan, katulad na ginawa rin yun. Yes. Forgive and forgive. Forget. Amen. Okay, ano pa? Above all these things, put on charity. Charity. Like what I'm saying, your love. Forgiving. Which is the part of perfectness. Kung gusto mo, ikaw talaga maging perfect. Hindi naman hindi ko nagkasala. Yung pag-ibig. Pagka ikaw marunong ibig, maybe marunong ipatawad, at tingin sa'yo ng Diyos, you are perfect. Ayun na sabi din ng Bible, sabi ng Diyos, be perfect for I am perfect. Amen? Christ-like nga eh, tulad tayo kung matayo, diba? Hindi ba yung mga anak natin kahit paano kayo kawin sa atin? Naniwala mo tayo, no? Yes. Hindi mo si Sister Rochelle kung gaano maganda. Naway na rin ang anak niya. Amen! Amen! Hindi mo si Onyo? Kung gano'ng kagawa ko. Si Brother Mari, kahit may edad na, ando pa rin, pagets na pagets pa rin. Ibig sabihin, may pinagmalahan yung mga anak. Yes, diba? Amen. Tayo may pinagmalahan. Umisa nga sa ako eh. Diba? At kung saan nagaling, dito tao yun eh. Kahit hindi sa'yo, sa anak ko. Katulad ko, halimbawa, ang nanay ko, Chinese mestiza. Hindi masyadong halata sa akin, pero tinayin siya kanil, si Andre. Diba, sa kanila lumabas yung pagka-inching. Yun yun, ilalabas ang lalabas, ay kunahin ka ng Diyos, anak ka ng Diyos, lalabas yun. Amen. Magmamanifest yun eh.
Diba? Pero pag nahingin ka pa, lalabas din yun. Kaya sabi, iwasan na natin, humanin natin yun. Baka sa kakabal sa lesson ng Panginoon yun eh. 15. And let the peace of God rule in your heart. At mayroon ka payapaan. Yes. Paano ka magiging payapa, hindi ka nagpapatawa? Naranasan ba natin yun, meron ka isang tao, hindi yung tao, may yung tao sa'yo. Hindi ka mapakali. Amen? Minsan napapag-inipin mo na sinasakal ng tao na yun. Kasi hindi mo napatawa. So kailangan natin, ang sabi, and let the peace of God rule. Rule. Ito maghari. Ito masunod. Maghari sa iyong puso. To the which also be born in one body and in the world. Amen. Ito ang gawa mo na. Dapat. Tuparin na natin yan. 16. Let the word of Christ, eto yun. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Dapat pumupuno ka ng salita ng Diyos. Amen. Teaching and admonishing one another in psalm and hymn and spirit also. Singing with grace in your heart to the Lord. Singing grace in your heart to the Lord. Kaya pag-awit natin, makapag-inanap ano ba may sayo ng awit? Masa tayo maawit. Pag umawit tayo, mga kapatid, doon mo maranasan ang baba ng banal na Espiritu. Yes. Yung kamay ng Panginoon sa'yo. Yung maawit ka, palingaling nga pa. Hindi ganun. Oo, konsentrate yung puso mo talaga yung pag-iit. Hindi naman tayo maawit sa sanlibutan eh. Amen? Inaawit na natin ng Diyos. Subukan niyo kung kayo may anak maliit o ako. Pag kinantahan ka niya, sinayawa ka sa harap. Di ba? Ang ligaya mo? Kung tuwa ka? Ayan, tingin sa atin ng Diyos. Anak ka ng Diyos, pag nakita na sumasayaw pa sa harap niya, kumakanta ka ng buong puso. Amen? Kahit na tinortyo yung boses mo. Amen? Ang amala ganun, marunong ka magpuri. Pagpupuri sa Diyos, maawin ka eh. Kakasalamat ka eh. Kahit na hindi maganda ang boses mo, kapulad ang kasawa ko, maganda ang boses. Amen? Nagulugod ang Panginoon dyan. Kahit nga bulod ka, basta kumanta ka sa Panginoon. Yes! Kanyang ng Panginoon yan. Importante yung puso mo, nagpupuri sa Diyos. Kaya nga, singing with grace in your heart. To the Lord, with grace. Pagka with grace yung pag-awit mo sa Panginoon, yun din grace ng Panginoon. Yes, ay, amen. Matatanggap mo. Palit ay sensitive nga yan eh, di ba? Grace ang pinadama mo sa Panginoon. Grace din ang bibigay sa'yo ng Panginoon. Ganun na yun. Kaya pag maawit tayo, bigay. Di ba? Yes. Kasi sabi, sumayaw. Saan ka lang? Ikatayo. Amen? Kaya pag kasi gabi, nandang ito, sa gabi, eh tinitin ako, baka mag-iba yung stage. Eh buti na lang, maliit. Amen? Amen. Yung talaga yung buong sigla. Kung tingay na bigay yung buong sigla, nabigay natin sa Panginoon. Yes. And 17. Ang sabi, and whatsoever you do, in word or deed, ano man ang gawin natin sa salita at sa gawa? Sabi nito, do all this in the name of the Lord, Jesus Christ, giving thanks to God and the Father by Him. So ito, mga kapatid, lumayan natin ito. Ano na gawin natin? Ano ang sabihin natin? Ang sabi, gawin nyo ang lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Amen. Huwag natin kalimutan yun. Ba't natin ginagawa ito? Dahil sa Panginoon. Yes. Sa pangalan ng Panginoon. Kasi pagka hindi mo sa Panginoon binabali, wala yun eh. Diba? Yun lang, maganda boses mo, gusto mo lang marinig na maganda boses mo, hindi tinitingnan ng Panginoon. Kahit disparinghato ang boses mo, at tinitingnan ng Panginoon, buong puso, basta makaamit sa akin. Yes. Kaya sinurato ko, ano ka ba, hindi tinitingnan ng Panginoon. Kahit disparinghato ang boses mo, matamis sa kanilig ng Panginoon. Nanuluan lahat ng Panginoon at yung grasp niya ang ipapalit sa'yo. Palapakan nga natin ang Panginoon. Yes. Okay.
Doon sa, punta tayo sa Roma. Roma chapter 8. 29. Yeah. Roma 8:29. For whom he did forgive, he also did present. Alam na lang dito kung sino yung sa kanya. Yung pamakuna, sabi, for whom he did forgive, he also did predestine. At hindi nalagay niya to be now conform to his image. Ito kaya sinasabi ko. Alam na ng Diyos. Yung sa kanya, yung tinalagay niya, sabi ko. He also did predestine to be now to conform to the image of his son that he might be the firstborn among many brethren. So tandaan natin, binigyan tayo ng karapatan ng Diyos na maging anak. At si Kristo ang anak, kahit sa isang anak. So, pagka tayo ang tinuloy ng anak ng Diyos, ang nagiging panganay natin, is tayo pamilya, di ba? Lahat tayo, at ang panganay natin ay ang Panginoon Jesus Christ. Siya ang nagiging panganay natin dahil siya ang firstborn. Siya yung pinanganak eh. Eh tayo, pinanganak na muli tayo ng Diyos. Pero may nakura sa atin ang Panginoon Espiritu. Kaya nga siya yung panganay. Kaya nga siya nga sabihin dito, that he might be the firstborn. Siya yung panganay. Kaya kapatid natin si Kristo in spirit. Anak tayo ng Diyos. Si Kristo anak ng Diyos. Tayo anak din ng Diyos. Siya yung panganay. Among my name, brethren. Amen. Yun ang natin kalungutan. Hindi lang tayo kapatid ni Kristo sa Espiritu. Siya ang tagapagligtas natin. Siya ang Panginoon natin. Siya ang tunay na anak ng Diyos. Tayo para patala ang pinigay sa atin. Pero tayo ay mga anak ng Diyos. Amen. Kaya yung mensahe ng Pasko, si Kristo pinangalan ni Maria. No. Nagbuti si Maria sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Inilagay yung bidin na yun sa tiyan ni Maria. At si Maria ang bidin ay ginamit lang sa panganak maging tunay na pagkapanawang tao ni Kristo. Siya ay anak ng Diyos. Eh tayo mga anak ng Diyos. Kaya yun siya yung panganay. At hindi lang siya yung panganay natin kapatid. Siya yung ating kaibigan. Matalik na kaibigan. Amen. So yun ang dating kalimutan. Meron pa ba? Sa 30. Moreover, whom he did predestine, then he also called. Tinawag. And whom he called, then he also justified. Pinamalasala tayo. At and whom he justified, then he also glorified. Pinatawag ka, iwag ati ka pa. So yun, kapatid. Ito tayo eh. Yan eh. Nasabi dyan eh. Yan tayo eh. Hindi lang tayo pinatawag sa Panginoon. Yung mga tinawag, then he also justified. Kaya nga yung tinatawag justification. You are now, we are just before the Lord. Inalis na lahat ng ating kasalanan. Pinatawag na, binunaraya. Hindi na inalaraya. Kaya dapat mas patuloy tayo. And whom he justified, then he also glorified. Amen. Inalaman natin yung tayo pa yun. Inalaman natin natin siya. Amen. So, nakapatid, itong short message na ito, ay talaga kailangan maging buong sa ating mga buhay. Amen. Paano tayo nilalang kataan natin? Kanyang we are born again. Remember, every kid. Being born again is not a religion. It is a relation sa ating Diyos. We are born in spirit. Tayo ngayon ay mga anak ng Diyos. Why? Because our God is Spirit. So we must be born in Spirit. If you are born in Spirit, you are children of God. And if you are children of God, you have to obey kung ano ang sinasabi sa atin. May batas at Panginoon ay binigay sa atin na dapat natin sigurado. Ano dapat natin gawin para talaga mag-manifest sa atin yung tinatawag Christ na ito? We have to surrender. What will be, what will surrender? What will be surrender natin? The totality of our being, we have to surrender. Not a portion, but the totality of
our being. We have to offer, we have to surrender. Hallelujah. Gawin natin panalangin ko. Tumayo nga tayo. So ngayon po, magsusurrender tayo sa Panginoon. Ang lahat-lahat sa atin, bibigay natin sa Panginoon. Mga plano namin sa aming mga sarili, Panginoon.
Pagkatao, 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 pagkatao,